Tinanggihan ng Pilipinas ang mga alok mula sa Amerika. Nasamahan ito sa mga operasyon nito sa South China Sea, lalo na sa Ayungin Shoal. Matapos pinagtulungan ng mga tauhan ng China Navy at Coast Guard ang ilang sundalong Pilipino na nagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre, kung saan naputulan ng daliri ang isang Marine soldier, sanhi ng intentional na pagbangga ng rigid hull inflatable boat ng China Navy sa kanila, at pinagsisira pa ang kanilang rubber boat at pinagkukuha ang kanilang mga personal na kagamitan pati mga armas. Nang mabalitaan ang nakakagalit na insidente, ay agad na tinawagan ng US Department of Defense ang AFP Chief of Staff at Secretary of Department of National Defense ng Pilipinas, at agad na tinanong kung ano ang gusto nitong mangyari, at kung anong tulong ang nais nito mula sa kanila. Ngunit mas gusto ng Pilipinas na pangasiwaan ang mga operasyon ng mag-isa, na walang direktang pagtutulong ng US forces, upang maiwasan na lumala pa ang sitwasyon. Tila iniiwasan ng Pilipinas na magkaroon ng direct confrontation ang Amerika at China. Ayon kay General Broner, Chief of Staff ng AFP, oo, syempre, nag-aalok sila ng tulong at tinanong nila kami kung paano nila kami matutulungan sa anumang paraan, sabi niya. Sinusubukan naming ubusin ang lahat ng posibleng opsyon na mayroon kami bago kami humingi ng tulong. Ang Pilipinas at Amerika ay nakatali sa 1951 Mutual Defense Treaty, o MDT, isang kasunduan sa militar na maaaring gamitin sa kaso ng mga armadong pag-atake sa mga puwersa ng Pilipinas, pampublikong sasakyang dagat, o sasakyang panghimpapawid sa South China Sea. Ayon sa AFP, hindi pa napapanahon na humingi ng military assistance ang Pilipinas sa Amerika, at manageable pa nila ang sitwasyon sa Ayungin Shoal. Bagamat iniiwasan ng Pilipinas na magkaroon ng full-scale conflict sa bahaging ito ng karagatan, at pagsisikapan nilang hindi mangyari ito, ngunit hinding-hindi rin umano papayag ang mga sundalong Pilipino na makuha ang ating mga teritoryo, dahil ito ang pinakabuod ng kanilang sinumpaang tungkulin, ang ipagtanggol ang bansa laban sa mga mananakop, at handang-handa umano silang ibuwis ang kanilang buhay para sa bansa. Ayon sa pinakahuling direktiba ng AFP Chief of Staff, sa mga sundalong magsasagawa ng operasyon sa mga teritoryo ng bansa, hindi na dapat maulit ang nangyayari sa Ayungin Shoal, binago na umano ang rules of engagement, at ang mga sundalo ay binigyan ng kautusan, na lumaban base sa kung ano ang intensity ng puwersa na ginamit laban sa kanila. Gumamit ng kutsilyo at patalim kung ginagamitan sila, at magpaputok kung pinaputukan sila. Dagdag pa ng general, kung may mangyari mang shooting war sa West Philippine Sea, ay sinisiguro niyang hindi ito magmumula sa Pilipinas. Malinaw na sinabi ng US Department of Defense Secretary sa China, na tapat umano ang Amerika sa obligasyon nito sa Pilipinas, na ang Pilipinas at Amerika, ay may malalim na relasyon sa loob ng napakahabang panahon, sabay nitong hinarap at nilabanan ang mga gumagawa ng karahasan at kaguluhan sa mundo, kaya ang Pilipinas, ay itinuring na nilang kapatid, at hindi lamang MDT partner, kaya mag-ingat umano sa pag-handle sa dispute nito sa Pilipinas. Ang ilang mga observer sa West Philippine Sea dispute, kabilang ang dating Deputy Advisor ng National Security ng Amerika na si Matt Pottinger, ay nanawagan para sa direktang suporta ng US Navy para sa mga resupply mission ng Philippine Navy. Ngunit sinabi ni Philippine National Security Advisor Eduardo Año, na nais ng Pilipinas na maging isang pure Philippine operation ang bawat mission na gagawin ng bansa. Ito ang ating lehitimong pambansang interes, kaya wala pa tayong nakikitang dahilan para sila ay pumasok, sabi ni Año. Pipilitin ng Pilipinas na hindi makalagkad ang Amerika sa kaguluhan. Pinupuri naman ng Amerika ang katapangan ng mga sundalong Pilipino, at ang paraan ng pag-handle ng Pilipinas sa sitwasyon, na edaan lahat sa diplomasya at sa internasyonal na batas, at sinabing ang Amerika ay palaging nasa tabi lamang ng Pilipinas, at agad na umaksyon kapag humiling na ito sa kanila. Dagdag pa ni Secretary Austin, na pinapanigan nila at sampo ng mga bansa sa Europa, kung ano ang nakasaad sa 2016 Arbitral Award na pinalanunan ng Pilipinas, kaya nasa interes na rin umano ng Amerika na maging matagumpay ang pakipaglaban ng Pilipinas sa nakasaad sa Arbitral Award na ito, ngunit magdedepende lamang sila sa kung ano ang gustong gawin ng Pilipinas.
Sa kasalukuyan, ang Pilipinas at China ay sumang-ayon na magkakaroon ng paghupo ng tensyon, ngunit igigiit pa rin umano ng Pilipinas ang ating mga karapatan, at hindi natin ikukompromiso ang ating pambansang interes, at patuloy tayong lalaban at angkinan kung ano ang sa atin, ayon kay Secretary Anyo. Walang tinukoy na opisyal kung anong suporta ang iniaalok ng Amerika, ngunit ayon kay Greg Poleng, isang expert sa South China Sea sa Washington Center for Strategic and International Studies think tank, na maliban sa mga karaniwang limited support na palaging ginagawa ng Amerika, naniniwala siyang nais ng Amerika na mag-naval escort para sa mga resupply mission sa BRP Sierra Madre, at sa iba pang military outpost ng Pilipinas. Sinabi ng isang opisyal ng Pilipinas noong nakaraang taon, na kinokonsulta ng Pilipinas ang US Army Corps of Engineers, kung paano pinakamahusay na patitibayin ang BRP Sierra Madre, na naka-ground sa Ayungin Shoal. At nagbigay ng mga suhestyon ng US Army Corps of Engineers, anupat pati ang pag-provide ng Amerika ng isang modified and improved vessel bilang replacement sa BRP Sierra Madre ay iminungkahi. Napabalita noong nakaraang taon, na ang US Army Engineers ay nagmungkahing mag-modify ng isang nakatambak lamang ngunit matibay at rugged na offshore support vessel, na babaguhin nila ang disenyo na maaring tirhan ng hanggang 50 marines, na may pinalakas at pinatibay na katawan o hull, may reinforced deck, kasama ang protektadong deck at propulsion. Ito ay maaring magiging isang mini jack-up rig, na nilagyan ng apat na paa na ma-extend na aabot hanggang sa seabed. Ngunit ang mga paa na ito ay maaari ring gawing isang platform, upang magiging temporary pier ang barko sa loob ng shoal o reef, isang bagay na lubhang kailangan ng Philippine Navy. Ngunit nakakapagtakang tila hindi ito na isa katuparan sa kabila ng suhestyon na ito ng Amerika, at tila sila pa ang gagastos dito. Maaring ito ay dahil nais ng Pilipinas na maging tapat sa kasunduan nito sa China noon, sa kabila ng hindi pagtupad ng China, na walang magtatayo ng bagong struktura sa mga pinag-aagawang teritoryo. Bagkus, ay maaring mas pinili ng Pilipinas ang patibayin na lamang ang existing na BRP Sierra Madre upang tumagal pa ito, kesa palitan ito ng barkong iminungkahi ng US Army. Kaya napabalita nitong mga nakaraang araw, na nagreklamo itong China sa Pilipinas, dahil sa pagdadala umano ng mga construction materials sa BRP Sierra Madre, at ang kasalukuyang pagre-repair dito ngayon, na ayon sa kanila, ay di pagtupad sa pangako nito, na walang repair na gagawin sa BRP Sierra Madre, hanggang sa tuluyan itong babagsak at di na matitirhan.